Mga kababayan, nitong mga nakaraang araw ay nagbigay na naman po ng paalala at babala ang mga eksperto patungkol sa paparating na napakalakas na lindol, walang iba kundi ang The Big One. Ang napakalakas na lindol na ipinagdarasal nating mga Pilipino na huwag sanang matuloy or mangyari. Ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto patungkol rito? Kailan nga ba ito expected na magaganap? Malapit na nga ba? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Talagang seryosong pinagdarasal ng marami ngayon na huwag sanang mangyari ang bagay na ito. Hinatayang umaabot sa 170,000 na mga residential houses ang tuluyang magko-collapse at 340,000 naman ang madadamage lang. Grabe, ang dami nun ha? At hindi lamang po yan, tinatayang aabot rin sa 34,000 na tao ang papanaw. Yes, tama po ang inyong narinig. 34,000 na tao. At pagkatapos ng lindol ay kakalat di umano ang apoy na aabot sa halos 2,000 hektarya ang sakop. At dahil dito ay madadagdagan pa ang mga pumanaw ng 18,000 na tao. Ito ang estimated na mga numbers na posibleng mangyari kapag tumama ang The Big One. Hindi po natin gawa-gawa ang mga numerong ito, mga kababayan. Ito ang inilabas na ulat ng Philstar.com sa isang article na pinamagatan na Updates Building Codes to Prevent Big Time Damage from Big One Quake. Inilabas nila ito noong February 16, 2023. Nakabase di umano ang mga numbers na ito sa sanipwersang pag-aaral noong 2004 ng Japan International Cooperation Agency at Metropolitan Manila Development kasama ang PVOX. Ang maganda po sa ating mga Pinoy mga kababayan ay sobrang dibdiban ang ating paghahanda para sa The Big One. Mapapansin naman po siguro natin ang ginagawang mga earthquake drill ng ating mga paaralan at mga kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho. Dahil kailangan po talaga natin ito. Hindi po pananakot ang mga numero na binanggit ko kanina. Alam po ng mga eksperto kung gaano kalala ang magiging epekto ng The Big One. Ayon sa ulat ng RMNPH, mas handa raw ngayon ang Pilipinas sa aspetong ito. Ito di umano ang pahayag ng PVOX. Kitang-kita naman natin siguro ang effort na ginagawa ng PVOX sa bagay na ito. Hindi sila nagkulang sa pagpapaalam sa publiko at pag-train sa mga kinauukulan sa paghahanda sa The Big One. Sa isang interview ng RMN sa PVOX OIC Director na si Teresito Bacolcol, nabanggit nito na isang malaking tulong ang quarterly earthquake drill na ginagawa ng NDRRMC. Pero ang malaking katanungan ngayon, sapat na nga ba ang kahandaan natin? Kailan nga ba ine-expect na darating ang The Big One? Narito po ang karagdagang mensahe ni Director Bacolcol ayon sa panayam ng RMN. Yung 2059, estimate lang po yan kasi the last time we is in 1659. So meron kaming pag-aaral na every 400 years or so, gumagalaw yung fault. So 1659 plus 400, that would be 2059. But of course, give or take several decades, hindi yan yung ano. So hindi yan exact na 2059. So it could be earlier or later than 2059. At yun nga po ang pahayag ng PVOX OIC Director na si Sir Bacolcol. Makikita po natin dito na 2059 pa talaga expected na darating ang The Big One. Pero pwedeng mapaaga or pwedeng sumobra sa taon na yon dahil estimation lamang ang pwedeng maibigay ng mga eksperto. As of the moment, isa lang po ang nasisigurado nila. Every 400 years ay gumagalaw ang fault ng The Big One. Masasalamin ang pangyayaring ito sa nangyari po sa bansang Turkey. Dahil parang The Big One rin ang nangyari kamakailan lang sa bansang ito. Kung saan nga po umabot sa 40,000 na tao ang nasawi dahil sa pagtama ng 7.8 na lakas ng lindol. At hindi lamang Turkey ang naapektuhan kundi pati ang Syria. Kaya maraming Syrian din ang pumanaw. Alam niyo po bang bago ito nangyari ay may alam na ang mga eksperto at sila ay nagbigay ng babala patungkol rito. Katunayan nga, isang geologist ang nagdrawing sa mapa ng Turkey at doon ay pinakita niya
kung saan tatama ang lindol. Nagdrawing ng red line sa mapa ang eksperto na si John McCloskey para sa Turkey bilang babala na paparating o tatama doon ang lindol. 20 years ago ay napredict na nga nila na mangyayari nga ang bagay nito sa naturang bansa ayon sa nature.com. Noong 2002 ay naglabas ng kanilang pag-aaral ang team ni John at ang iba pang mga researcher patungkol sa lindol na ito. Kasunod noon ay umaksyon agad naman ang Turkey. Nag-implement sila ng mga building codes at saka mga warning system kung sakali mang tumama ang naturang lindol. Pero ayon sa mga eksperto, hindi nila ito nagawa ng maayos. Patunayan nga, ayon sa ulat ng nature.com, sang-ayon sa payag na ito si Mustafa Erdik na isang retired civil engineer sa Boğaziçi University, Istanbul at president of the Turkish Earthquake Foundation. Hindi raw talaga sineryoso ng Turkey ang bagay na ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang nasawi. Actually, kung nanunood po kayo ng mga balita at nagbabasa ng ilang mga articles, makikita po natin doon na ang ating bansa ay mayroon na ring mga building codes at mga warning system na seryosong ini-implement. Ang katotohanan po kasi niyan, hindi naman talaga ang lindol ang papaslang sa mga tao, kundi yung malalaking gusali, lalo na pagkulang sa tibay at hindi pasado sa building codes. Kaya ayon kay John McCloskey na nagbigay ng babala noon sa Turkey, "The Turkey earthquake to me is of course a complete tragedy." At siya ay umaasa na matuto na sana sa pangyayaring ito ang iba pang mga bansa. Dagdag pa niya, "You put a red line on a map and you understand that means lots of people are going to be killed and their houses destroyed." Nais niyang ipahiwatig rito na sana sa susunod ay seryosohin ng mga tao ang babala ng mga eksperto para mailigtas ang buhay ng maraming tao. Ang The Big One ay matagal na rin na nakita ng mga eksperto. Sigurado silang mangyayari talaga ang lindol na ito. Naka-base sa paggalaw ng West Valley Fault ang The Big One. Sobrang haba ng sakop ng fault na ito. Halos 100 kilometers na nagmumula pa sa Rizal to Laguna hanggang Bulacan ayon sa morefunwithjuan.com. At sobrang apektado po rito ang malalaking syudad tulad ng Taguig, Muntinlupa, Makati, Paranaque, Pasig, Maynila, Quezon City, at higit sa lahat ay ang Marikina. Actually, noong August 2, 1968 ay naitala rin ng PVOX ang napakalakas na lindol sa Pinas na umaabot sa 7.3 magnitude. Halos 300 na tao ang pumanaw at 261 ang naitalang injured. Nangyari ito sa Kasiguran, Quezon, pero umabot sa Maynila ang lakas nito. Katunayan nga, may gumuhong gusali sa Binondo na 6 na palapag at ang kilalang Ruby Tower sa Maynila ay nag-collapse din. Namataan din sa obserbasyon ng Japan ang mga tsunami. Prone talaga ang Pinas sa mga lindol dahil napapalibutan po ang ating bansa ng mga trenches at mga faults. At may bulkan pa. Noong May 22, 1960 naman ay nangyari ang pinakamalakas na lindol na nasukat at naitala sa kasaysayan. Ito ay tumama sa bansang Chile at umabot sa 9.5 magnitude ang kanyang lakas. Around 6,000 na tao naman ang pumanaw at karamihan sa kanila ay nadali ng isang napakalakas na tsunami. Sa ngayon ay alam naman nating darating talaga ang The Big One, pero mas big pa rin ang ating Diyos. Kasabay ng paghahanda rito ay ang taos-pusong pagdarasal na sana ay walang mapahamak at maraming tao ang maliligtas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Peace out! Boom! Pero before we end this vlog, let me shout out po muna sa mga taong nakipag-cooperate at sumagot sa ating katanungan noong nakaraan. At ang katanungan po ay, anong kalendaryo ang ginagamit dito sa Pilipinas? Julian ba or Gregorian? At ito po yung mga tumama. Shout out po sa inyo. Una, shout out po kay Sir Bernie Arellano. Shout out sa iyo, sir. Pangalawa, shout out po kay Ma'am Gina Marie Taga Balungkas, which is a top fan also. At shoutout rin kay Ma'am Alta Amethyst. Shoutout rin po kay Ma'am Nicholas Arian Joy Ikban. Shoutout rin kay Ma'am Joely Gabayno Meca. At shoutout rin kay Sir Orlando Manipon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sagutin lamang po ang katanungan na ito para ikaw naman ang may chance na ma-shoutout sa ating susunod na video.